up sa inyo mga boss? Welcome po sa Home TV. Bali sa video natin ngayon mga boss ay ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-wiring ng one gang switch na apat na ilaw ang pagaganahin. Ito mga boss, maganda po to kapag po sa sala nyo gusto nyo apat na ilaw po, pwede po yan. O kaya sa kwarto nyo po, maganda rin po yan. Bago po binuksan nyo, lahat po sila iilaw. Yung po yung kagandahan kapag one gang switch tapos apat na ilaw po yung pagaganahin. Siya nga pala mga boss, bago tayo mag-umpisa, lagi nyo pong tatandaan, ito pong breaker nyo, lagi nyo pong ibababayan. Ang ibig sabihin po nyan, naka-off po yan para safety po kayo kapag nagwa-wiring po kayo ng kagaya nito. Bali dito po, gumamit po tayo ng 15 ampere na breaker. Tapos po, itong wire natin, number 14 po. Kung mapansin nyo mga boss, bali gumamit po ulit ako ng color coding na wire. Isa pong red, saka isang black para mas mabilis nyo pong masundan lahat ng gagawin natin. Bali ito pong kulay red natin, ito po yung line 1. Ito naman pong kulay black, ito po yung neutral. Line 2, neutral po ang connection natin. Ang ibig sabihin po nyan, ito pong line 1 natin, 220 volts po ito. Ito po yung hot natin. Ito naman pong black, ito yung neutral, 0 volts po siya. Ngayon po, lagi nyo pong tatandaan kapag magwa-wiring po kayo ng ilaw, ito pong line 1 natin, lagi pong babagsak dito sa switch. Wala pong ibang babagsakan niya, kundi dito lang po. Pakita ko na po sa inyo. Ganyan po. Tapos po, kapag ilaw po ang wawiringan nyo, lahat po ng ilaw, babagsakan nyo po yan ng neutral na galing dito sa breaker natin. Magpapatakbo po kayo sa lahat ng ilaw. Bali, ito po yan. Apat na wire po ang kailangan natin kasi apat po yung ilaw natin. Ito po yung neutral sa unang ilaw. Pangalawang ilaw po. Yan. Sa pangatlong ilaw. Sa pang-apat na ilaw. Bali, ganyan po ang gagawin nyo mga boss ha. Ito pong neutral natin na galing dito sa breaker. Lahat po ng ilaw natin, binagsakan po natin ng neutral. Ngayon po, ang susunod na gagawin natin, kasi ilaw po ang wawiringan natin, kailangan po natin ng return. Ito po yung return natin. Lahat po ng ilaw, papatakbuhan po natin ng return. Unahin ko na po yung unang ilaw. Pangalawang ilaw po. Pangatlong ilaw po. Basta tatandaan nyo mga boss, kapag ilaw po, kailangan nyo pong patakbuhan ng return yan. Ayan po. Ayan. Tapos po, napatakbuhan na natin lahat ng ilaw. Ngayon po, magpapatakbo tayo ng isang return dito sa switch. Ito po yan. Ayan, ganyan po. Kung mapansin nyo mga boss, bali inisa-isa ko po yung pasok ng wire para mas mabilis nyo pong masundan lahat ng ginagawa natin. Pero kapag nagwa-wiring na po talaga kayo dyan sa mga bahay nyo, ito pong return saka yung neutral, pagsasabayin nyo po yan. Hindi po pwedeng isa-isa kasi po hindi po papasok yan dito sa flexible. Kailangan po magkasabay po yan, tapos lalagyan nyo ng electrical tape. Tapos ganito po, titiklop nyo yung dulo para tumakbo siya ng maayos. Ngayon po, ang susunod na gagawin natin, ito pong neutral na galing dito sa breaker natin, saka yung neutral na bumagsak sa lahat ng ilaw, sila po yung pagsasama-samahin natin. Ayan, ganyan po ang gagawin natin. Pagsasama-samahin po natin yan, ipipigtail po natin sila. Sana po, hindi po kayo malito dyan mga boss ha. Basta panoorin nyo lang po yung gagawin natin. Sinisigurado ko po, hindi po kayo malilito dyan. Ngayon po, balatan na po natin. Pag nagbabalat po kayo, medyo habaan nyo po. Para pag nagpigtail po tayo mamaya,
hindi po tayo mahirapan. Pag nabalatan nyo na mga boss, pagsama-samahin nyo na po sila. Ganyan po ang gagawin nyo. Pagsama-samahin nyo po sila. Yan. Tapos po, ganyan po, i-twist nyo lang po sa dalawa. Tapos po, gamitan nyo na po ng vise, higpitan nyo po. Dito mga boss, make sure po na mahigpit po yung pagkakapigtil nyo. Kasi po, kapag maluwang po ito, may tendency pong uminit yung wire natin. O kaya naman po, magkakaroon ng loose connection. Kapag ganito po na marami ng wire, para hindi po kayo mahirapan, gamitan nyo po ng pliers dito. Medyo ipitin nyo po. Kung may long loose po kayo, mas maganda po. Saka nyo po, ihitin. Ayan. Ngayon po, yung mga sobra sa dulo, bawasan nyo po yan. Ayan. Tapos po, padaanan nyo po ulit. Ayan, ganyan po. Pag okay na po, lagyan nyo na po ng electrical tape. Basta dito, make sure mga boss na masikip po yung mahigpit po yung pagkakapigtail nyo. Pag naglagay din po kayo ng electrical tape, higpitan nyo rin po. Tapos po, baliin nyo po. Ayan, balikan nyo po. Higpit. 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 Hindi ko na masyadong kinapalan mga boss ha, pero pag kayo na lang po yung naglalagay ng electrical tape, balikan nyo pa po ulit para makapal po siya. At saka dapat ganito po siya mga boss ha, sarado po yung walang nakalabas na tanso sa dulo. Ngayon po ang susunod na gagawin natin, ito pong return na bumagsak dito sa switch, tapos lahat ng pinatakbo natin na return sa ilaw, sila naman po yung pagsasamahin natin. Ganyan po. Kung ano po yung ginawa natin dito sa neutral, ganun din po yung gagawin natin dito sa return. Yan, balatan na po natin. Yan po. Basta dito mga boss, panoorin nyo lang po yung mga ginagawa natin. Sinisigurado ko po sa inyo. Mabilis po kayong matututo dito. Ngayon po, kapag meron po kayong hindi naintindihan, i-comment nyo lang po yan. Sasagutin po natin lahat yan. Ayan. Ngayon po, kung ano yung ginawa natin dito sa neutral, ganun din po ang gagawin natin dito sa return. Pagsasama-samahin natin sila. Ganyan po. Twist nyo lang po sa dalawa. Gamitan nyo na po ng vise para mas umigpit po siya. Ayan. Gamitan nyo po ng vise para mas mahigpitan nyo po. Make sure mga boss na mahigpit po yung pagkakapigtail nyo dito. Kasi po, pagka maluwang po yan, hindi po maganda. Kasi may tendency pong uminit yan. Yan, tapos padaanan nyo pa po kung may matalim. Pihitan nyo pa po para pag naglagay po kayo ng electrical tape, hindi po masugatan. Okay na po, lagyan nyo na ng electrical tape. Ihigpitan nyo po. Ayan, ganyan po. Ayan. Tapos, baliin nyo po. Ayan. Tapos, babalikan nyo po yan. Para sarado po. Ganyan po. Hila. 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 Ayan, hila.
Hindi ko na masyadong kinapalan mga boss ha. Pero pag kayo na lang po yung naglalagay ng electrical tape, balikan nyo pa po ulit para makapal po siya. Ngayon po, ang susunod na gagawin natin mga boss, dito naman po tayo sa switch. Ito pong line 1 natin, dito po yan papasok. Yung return, dito naman po sa kabila. Tapat po nito. Yan, pakita ko na po sa inyo para mas maintindihan nyo na po. Pag masyadong mahaba yung wire nyo mga boss, bawasan nyo po. Yan. Yung line 1 po, dito po. Yan. Pagka pinasok nyo po, hatakin nyo. Kapag sumasabit na, ang ibig sabihin, nakalock na po yan. Etong return, dito sa kabila. Kahit saan po dyan, kasi isa lang naman po yan. Ata. Okay na po. Ganyan po ang setup niya mga boss ha. Kapag naipasok nyo na po yung wire, dito sa terminal ng switch. Yan. Ang susunod po, dito naman tayo sa receptacle. Balatan muna natin. Medyo sakto lang po. Ito pong return natin mga boss, yung galing dito sa switch. Sa pinaka-sentro nyo po ilalagay. Dito po yan. Ayan, ito po. Ayan, dito nyo po ilalagay. Ang purpose po nyan, para po pagka nagpapalit kayo ng bumbilya, hindi po kayo makuryente. Yeah. Tapos po, papatayin nyo po yung switch para safety po. Yeah. Yung neutral po, dito naman sa kabila. Ayan, yan po. Bali, ganyan po mga boss, kapag naipasok nyo na po yung wire dito sa receptacle. Basta, tandaan nyo lang yan mga boss ha. Sana po hindi kayo malito dyan. Ang gusto ko po, matuto po kayo sa pagwawiring pagdating sa ilaw. Basta panoorin nyo lang po, sinisigurado ko yan. Mabilis nyo pong matututunan yan. Ngayon po, ilagyan na po natin ang screw. Makita na po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Yan po. Takpan na po natin. Lagyan na po natin ng bumbilya. Para malaman na po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Po. Ayan. Ayan po. Bali, i-on na po natin yung breaker natin para malaman na po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Sindihan po natin. Umilaw siya mga boss. Kung nagustuhan nyo po yung bagong video natin, huwag nyo pong kalimutang i-like and i-subscribe nyo na rin po para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat mga boss.